Congratulations sa inyong lahat. Happy graduation. Thank you, sir. Bye-bye. Bye-bye uli, ano? Sa ating kagalang-galang na panauhing tagapagsalita, Ginoong Jose M. Dominguez. Sa ating minamahal at mahusay na Schools Division Superintendent ng Division ng Imus City, Dr. Rosemary D. Torres. Ang masigasig na Mayor Alex Advincula. Ang magaling na kapitan ng Barangay Pasong Buhay at Mo, Ginoong Carlito Taglet. Mga opisyal ng PTA, ang mga mahuhusay na guro ng General Flaviano Yeco Senior High School sa pamumuno ni Dr. Ricardo R. David III, mga panauwi, mga kapwa ko nagsipagtapos, at sa ating mahal na mga magulang, isang maganda at masayang umaga sa lahat. Ang araw na ito ay isang patunay ng patatagan at kakayahan ng bawat Pilipinong graduate na muling pumangon matapos ang matitinding unos, bunga ng walang humpay na pagsusumikap at pagtsatsaga. Sa gitna ng maraming pagsubok na ating hinaharap, hindi may iwasan ng iba na isiping sumuko na lamang. Subalit, sadyang matibay ang pusong Pilipino, hindi nagpapatinag sa kahit anong unos dahil sa oras ng karimlan ay nakakakita pa rin tayo ng sinag ng pag-asa mula sa pagtitiwala at kasiyahan na ibinabahagi natin sa isa't isa. Sa mga ganitong panahon, maaaring tayo ay nabalusan, ngunit hindi kailanman nagpatalo. We're gathering here one last time today to celebrate the end of our high school years and the start of our new ones. The next chapter of our lives awaits us, and looking back on our years at General Flaviano Yeco Senior High School, I am confident that we are prepared to face any challenges that we may encounter in our college journey. This commencement exercises reflects our resiliency, a value that each one of us beams with pride and dignity. Isang napakalaking karangalan ang tumayo sa inyong harapan ngayon bilang valedictorian ng pangkat ng magsisipagtapos sa panuroang ito. Ito ay isang tunay na pamihirang sandali dahil ang proseso ng pag-aaral sa makalipas na 2 taon ng pandemya ay napakahirap para sa lahat at higit sa katulad ko, lalo na at bago lamang ako dito sa Cavite. Maraming hamon sa pagtanggap at tuluyang pakikibagay sa bagong anyo ng edukasyon, ngunit naging makabuluhang karanasan din ito dahil suportado ako ng maraming tao na tumulong maging posible ang karangalan ito. Kaya naman, hayaan niyo akong magpasalamat ngayon sa ilan sa mga taong nagsilbing ilaw at kaagapay ko sa pagkamit ng pangarap na ito. Maaaring hindi ko kayang pasalamatan ng lahat ng paisa-isa, ngunit mangyaring malaman na nagpapasalamat ako sa lahat ng naglagay sa akin sa yugtong ito ngayon. Sa aking mga magulang, bagamat hindi na namin kasama si Papa, thank you for providing me with both roots and wings. Roots to know where home is and wings to fly away, put what I've learned to use, and discover more about the world around me. Ma, Pa, I will say this once again. All of my achievements are not only mine, but also yours, because without your hard work and encouragement, I would not be standing here and speaking to all of you today. I have witnessed your sacrifices and struggles in rearing me, and with that, I am so much grateful that you have remained committed to my education, but more so, you have remained committed to me. Sa aking mga kapatid, Ate Mel-Ann, Ate Sel, Ate Mau, Kuya Mike at Kuya Leo, maraming salamat sa walang humpay na suporta at pag-aaruga sa inyong bunso.
Nagsilbi kayong kagapay ni Mama sa pagpapalaki sa akin bilang isang batang puno ng prinsipyo dulot ng mga aral na hatid nyo. You are my rock. Sa lahat ng mga guro ng General Slaviano Yenko Senior High School, maraming salamat po at naging parte kayo ng paglalakbay ko tungo sa karunungan. Sir Gerald once asked me, "Do you have regrets in studying here?" I answered, "No, because it's not just the quality education that I got here in this school, but more so the family that's been built even with the limitations set by the pandemic. I found a home in the comfort of your arms, and all of you contributed to who I am today. Sa sandaling panahon na tayo ay nagkasama, sigurado po ako na babaunin ko po ang lahat ng aral na inyong ikinental sa aking utak at puso. To Seiya, Kelly, Amor, Rose, I, Jake, Drexy, Marcus, Terrence, and Alex, along with my STEM family, you made my stay here extraordinary. Pinahahalagahan ko ang lahat ng ating pinagsamahan at salamat dahil lagi kayong nandyan para sa akin sa pagpaparamdam na mayroon akong kaibigang masasandalan anuman ang mangyari at sa walang humpay na pagbibigay ng kasiguraduhan na karapat dapat ako sa lahat ng mayroon ako ngayon. Higit sa lahat, sa Diyos na may dahilan ng lahat ng ito. Ibinibigay ko po sa iyo ang kapurihan at lahat ng ito ay para sa iyong higit na kaluwalhatian. Salamat po sa pagdinig at pagsasakatuparan sa paulit-ulit kong dasal. Totoo nga po ang sabi nila, God is ready to answer your prayer in His own perfect time and way. Hindi ko man nakuha ang pagkakataong ito sa huling 2 taon na nakalipas dahil sa pandemya, higit pa itong tinumbasan sa lahat ng pagpapalang natanggap ko, kung kaya't sa Diyos nawa ang lahat ng kaluwalhatian. While the road ahead will undoubtedly be difficult, may we remain courageous and confident that our alma mater has well prepared us for the tasks that awaits us in the coming years. Whatever career we choose to pursue, remember that the virtues of patience, perseverance, and open-mindedness will see us through if we have set our sights on a dream. A vision that will be the focus of our efforts and existence until we are once again among the successful college graduates. Success comes to those who believe in the beauty of their dreams. Popular Eleanor Roosevelt once said, and this is because dreams are the beckoning lights that draw us closer to realizing them. These are the irresistible forces that gives us the will and the strength to keep going no matter what stumbling blocks lie ahead. Tumatak nawa sa buhay ng lahat ang tema ng ating pagtatapos. Graduate ng K-12, masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. Napatunayan na natin ito sa nakalipas na 2 taon at naniniwala akong mapapatunayan pa rin natin ito sa mga susunod na taon anuman ang landas na ating tatahakin. While I may never see some of you again, I may be lifelong friends with someone listening to this, I wish you all success and happiness in whatever endeavor you choose to pursue. I hope to work with some of you 2022 graduates one day. I know that as a generation, we have so much to contribute to the world. We will all go on to achieve great things, and I am beyond excited for the next chapter of our lives. Sa ating pagtahak sa mas masukal na daan upang harapin ang mas matitinding hamon ng buhay, laging tandaan na ang mundo ay puno ng magagandang pagkakataon. Walang limitasyon sa mga posibilidad, kung kaya't hanapin natin ito at angkinin gamit ang edukasyong pinanday sa loob ng paaralan. Naway ang kolektibong karanasan ito ay pumukaw ng pag-asa sa atin
upang patuloy na maghangad ng higit pa para sa ikabubuti ng sarili at ng sambayanan. Bilang pagtatapos, nais kong sabihin sa inyong lahat, mga kapwa ko nagsipagtapos, na ito na ang tamang panahon. Tamang panahon ng ating paglisan, paglisan sa mga pambatang katuwaan, paglisan sa murang isipan, paglisan tungo sa isang mundong hindi tumatanggap ng pagbabakasakali at pagsasawalang bahala. Mundong puno ng pagsubok at pighati. Mundong mapaglaro. Maging bukas palad at puso nating tanggapin ang mga hamon ng mundong ito upang mabuo natin ng kasiyasiya ang ating mga munti at malalaking mga pangarap. Master yourself and you will become the king of the world around you. Always remember, no matter how many times your efforts are denied by other people or different situations, you and only you know how hard you worked to get to where you are now. Do not let anyone or anything keep you from achieving your goals. Never be a victim of life. Rather, be its conqueror. Extraordinary, it is what we can be. It is what we must be. Isang Pagbati Batch 2022, hitch your way God to a star. Muli, isang masigawang palakpakan para kay Binibining Marinel B. Valencia. Mag-aral na nagkamit ng may pinakamataas na karangalan. At sa bahay,